I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these f***ing clowns. Hoover up taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Magandang araw mga kabonsai. Welcome po muli sa channel ko, Kiwan Bonsai Journey. Ngayon sa video ito, mag-update lang tayo sa punong ito. May isang video na ako dito dati. Kung gusto niyo makita ang itsura nito para may kumpara nyo ang itsura niya noon at saka ngayon, ay ilagay ko lang sa description box ko yung link nito. Ikutan na natin. Sa mga baguhan pala na may mga katanungan, mag-comment lang para masagot ko ang mga ito. Ikutan na natin. Nasa training pad pa rin ito, hindi ko pa rin siya inilipat. Yan. Kung mapapansin nyo, yung mga sanga niya, mga solid na. Kapag makita nyo ang last ko na video nito, yung dating isura niya, mapapansin nyo talaga ang malaking pagkaiba na. Kasi ilang taon rin na di ko to na kuna ng update. Yan. Kahit saang angle, okay na siyang tingnan. Ito yung kanyang likod. Pero dalawa yung pinapilian ko na magiging front nito. Either yung sa umpisa ng ating video or dito. Dito maganda rin gawing front. Yan siya. Ngayon, mag-cut back tayo sa puno natin. Kasi may sanga na dito na dapat na i-cut back. Maraming beses na ako nag-cut back nito kaya lang di ko nagawa ng video. So ngayon, ito na yung update natin. Ito, nag-cut back na rin ako dito. Diyan, nag-cut back na ako dyan. Doon, nag-cut back na rin ako. Dito sa apex natin, mag-umpisa na tayong bumuo dyan ng apex. I-wire natin yan mamaya para unti-unti na nating mabuo yung ating apex. Ipakita ko lang yung tanggalin natin at saka i-cut back na sanga. May tanggalin tayo dito na isang sanga. Dito siya sa harap. Ito yung kaliwa niya. Ito. Ito yung isa kong front. Kaya lang, tingnan ko lang mamaya kapag naayos na natin ito para makita ko talaga kung saan ang pinakamagandang gawing front. Isang rason na di pa rin ako makapag-decide kung
saan ang gawin kong front. Kasi yung base nito nakalimutan ko na. Kaya hanapin ko muna yung picture nito nung material pa siya para makatulong na makapag-decide ako kung saan ang gagawin kong front. Ito yung sa may ibabaw niya. So ituro ko lang yung i-cutback natin. Dito mapapansin nyo, ito, tingnan nyo ang mga sangang ito. Yan. Ang sangang ito, ito at saka ito, magkalapit sila. Kaya need natin tanggalin ito. Tanggalin natin ito para di siya masyado magkadikit. At saka pangit ting tingnan. Tingnan nyo dito sa ibabaw. Yan. Kaya need natin tanggalin yan kasi wala siya sa tamang lugar. Ito, ito, ito. Ang sanga ito, tanggalin natin. Ito na lang yung itira natin. Kasi ito, maganda siya. Kaya ito, tanggalin natin ito. At saka may isa pa na need natin i-cut back ito. Malaki na ang sangang ito. Ito. Malaki na ang sangang ito. Yan. At saka may galaw din. Tingnan nyo. Yan. May galaw din ang sangang yan. Sayang sana na i-cut back dahil malaki na siya. Pero kapag di natin yan tinanggal, pangit siyang tingnan. Kasi wala siyang tapering. Tingnan nyo. Mula dito, papunta dito, hanggang dito, yung tapering niya, wala, di maganda. Kaya ang gawin natin para mapaganda natin yung tapering niya ay mag-cut back tayo dito. May isa nga naman dito. Mag-cut back tayo dito at saka palakihin ito. Palakihin ito at saka i-cut back ulit. So ngayon, ito, matanggal na ito. Ah, kapag natanggalin natin yan, maganda na siyang tingnan dahil ang plano ko nito, dahil tingnan nyo, halos lahat ng mga sanga natin ay mga trunk na. Di na siya matawag natin na mga sanga. So need natin dito na gumawa ng sarili niyang mga ulo. Bali, ang kalabasan nito ay multiple effects yung bonsai natin. Dito, gagawa ako dito ng effects niya dito. May apex tayo dito dahil matanggal natin ito. So kapag matanggal natin ito, ito yung pinaka leader ng ating sanga sa likod na trunk na rin. So sa wall, magkaroon ito ng apex dito. Mas maliit na apex. Pero yung pinaka main apex natin ay dito. Dito. Dito tayo makagawa ng main apex natin. Dito rin, baka makagawa din tayo dito ng apex rin. At saka yung sa likod. Bali, ang kalabasan nito, isa, dalawa, tatlo, apat na apex ang gawin natin dito. Kahit apat ang apex natin dito, maganda siyang tingnan. Kasi kapag dinisign ko parang itong sumo, mukhang di na siya maganda. Kaya, yun ang plano ko. Pero, maaari pa rin naman yung magbago galang araw. So ngayon, dahil nasa stage pa tayo na ginagawa pa natin yung mga sanga natin, kaya pagdating ng araw, maaari pa rin magbago yung plano ko. So ngayon, i-cut back muna natin ang dapat nating i-cut back. Ito pala, may tanggalin ako isang sanga dito. Dito, toro ko lang. Ito, tanggalin natin ito. Dahil dito, nasa pinakabisya ng ating sanga. May sanga dyan, may sanga dito, at saka tumubo siya dito. Kaya tanggalin ko na lang ito. Or either, ito ang tanggalin ko. Tingnan ko lang mamaya. Umpisa na natin, i-cut back yung mga sanga natin. Hoover up top, they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. Ang plano ko dito dati,
ito yung sanga na gagamitin ko. Ito yung sacrificial branch ko. Kaya lang, mas kailangan ko ito. Ito. Kaya ito yung itira natin. Tanggalin natin ito. Ayan na siya, natanggal na. So, gumanda nang tingnan yung mga sanga natin. Lipat tayo dito sa isa. Dito. Tingnan nyo. Mula dito hanggang dito. Di siya magandang tingnan. Kaya i-cut back natin. To rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility. So ayan siya. So maganda na siyang tingnan kaysa kanina. Ito na po ngayon ang ating puno matapos kong ma-cut back lahat. May mga tinanggal rin ako mga sanga dito kaya lang di ko na pinakita sa ating video para di na humaba. At saka yung mga pinag-cut back natin ay nilinis ko na rin at saka nilagyan ko na ng cut best. Stick wheel lang yung ginamit ko na cut best nito kasi mahal yung isang klaseng mga cut paste. Ginagamit ko lang yon sa mga maliliit na mga sugat. Tingnan natin dito. Lahat ng mga may puti ngayon, yung may mga cut paste, ayan yung mga pinutol ko at saka tinanggalan ko na mga sanga. Iputan na natin dito. Six months or 1 year. Baka may panibago na naman tayong update nito. Ito ngayon, i-wear ko na ang ibang mga sanga na dapat i-wear. Ang gagawin natin ngayon dito sa puno natin, hayaan na naman natin ulit na mag-weld ito para yung mga na-i-wear natin ng mga sanga at saka yung mga pinapalaki natin ay madali lang lumaki. Ito yung kanyang likod. If ang gawin kong front ay doon sa kabila. Ito yung isang angle na pwede ko rin gawing front. Yan. Maganda rin kasi dito. Yan. Tingnan yung mga sanga niya dito. Maganda rin. Kaya ito ang pinagpilian ko. Makapag-decide lang ako kapag makita ko na ang base nito. Tingnan ko lang yung sa picture niya, nung material pa siya. Silipin natin dito sa may bandang ilalim. Yan siya. Solid na yung mga sanga niya. Ito, tingnan din natin yung kanyang ilalim. Maganda siyang tingnan kapag yung mga sanga natin ay solid. Bali, ito yung top niya. Yan. Yan, ito yung top niya. Silipin natin dito sa ilalim sa kanyang front.
Kapag lumaki ang mga sanga natin na yung nalagyan ko ng mga wire, maganda na ito. Pero ito, ang sangang ito, di ko pa tinanggal. Ito na lang yung di ko muna tinanggal kasi palakihin ko pa ito. Dahil ito yung sanga na supposed to be ang pinakamalaki natin. Dahil ito yung nasa pinakailalim. So, ngayon di muna natin yan tanggalin. Pero may mga ginawa pa ako mga antena. Ito, mga maliliit na sanga. Yan, mga antena pa yan. Sa likod, mga antena pa rin. Kung may mga katanungan, mag-comment lang sa comment section natin para masagot ko mga ito. So hanggang dito na lang ang video natin ito. Kung nagustuhan nyo ang video ito, paki-like, share na rin sa mga kaibigan nyo na gusto rin matuto mag-bonsai para magkaroon din sila ng idea kung paano ito gawin. At sa mga di pa pala nakasubscribe sa akin, paki-subscribe na rin at pindutin ang bell notification button para manonotify kayo sa susunod kong gawing video. Maraming salamat sa panonood.